as dependents, and most, if not all, of your benefits, they also your dependents also get them. Mark Beats. Hello. Hello everyone. Hi, welcome to our episode this week. Yes. And of course, kasama natin si Adriel. Yes, I'm back. Fresh from Cagayan de Oro. Oh, kamusta ang bakasyon sa CDO? Okay naman. Okay. Buti lang hindi ako naabutan sa Taal dahil natatakot ako na naka-cancel yung flight. Supposedly pabalikan nun. Pero hindi ka tinamaan. Hindi pa. Buti naman. 1 week naman after. Pero may delikado pa yun na maka-cancel. Na naka-cancel pa yun yung flights. Mm-hmm. So, swerte na nakabalik ako agad. That's good. A common question. Yes. Na nare-receive natin. Which is yung ano ba yung kakaibahan ng HMO and yung health insurance. Oo, laging tinatanong din sa akin yan eh. Ano ba daw dapat ang kunin nila? HMO or insurance? Health insurance. Or kailangan ba nilang both? Yun yung kadalasan na tinatanong din sa forum, sa YouTube channel, at yung sa page at sa akin din. So yun, i-discuss na natin ngayon. Well, let us first define ano ba yung HMO, ano ba yung health insurance. So ang HMO, ang ibig sabihin niyan ay Health Maintenance Organization. Okay? Or yung iba parang Health Medical Offer. Pwede rin yun. But both of them, regardless of the meaning, short-term siya, di ba? Yes, tama ba? Technically, short-term lang siya. Because parang siyang term in a way. Dahil every year, nagbabayad ka. Tapos, at a certain point, tataas din yung premiums. Mm-mm. So basically, pag kumuha ka ng HMO, ano yung mga benefits na nakukuha mo? One of those benefits is may mga discount sa laboratory mm-hmm. or sa mga check-up. Pero depende pa yan kung ano. Usually sa radiology or sa ultrasound. Correct lang me if I'm wrong. But usually doon daw yung nagde-discount. Minsan dental, inpatient, outpatient, or emergency room. Mm-hmm. Doon nagde-discount. Pero may certain limit lang yung discount. Yes. So depende sa coverage ng HMO nila. Typically, kung empleyado ka, meron silang HMO. Covered naman by the company. Mm. Yung HMO ko, I am an individually paying member kasi hindi man ako empleyado. Doon sa HMO ko, ang privileges ko sa kanya is libre yung consultation ko sa doctor. Doon sa mga accredited na mga clinics and hospitals. Ayun pa yun. Oo. Isa pa yun. So, pag masama yung pakiramdam ko, punta na lang ako sa doctor magpa-consulta kasi wala naman akong babayaran na consultation fee. Mm-hmm. Plus, yung mga basic na mga diagnostic tests, libre din siya dun sa HMO ko. Yung mga blood tests, x-ray, ECG, etc. Yan, libre, covered siya. Yes. And meron siyang dental plan, so pwede ako magpa- oral prophylaxis twice a year. Yes. Plus, meron din siyang emergency room na coverage, no? Of course, meron limit na hanggang ganitong amount lang yung pwede kong ma-acquire na bill sa emergency room na makakover niya. Which dinidivide naman sa proposal kung ward, semi-private, or yes, private. Yes, kung anong klaseng yan, no? Pero yung maximum ata nakita ko is around 100 or 200,000 depending on the HMO company. Yes. And in certain HMOs, they also offer mga hospitalization na coverage na parang 2-5. This is just an example, guys, no? Covered nila yung 2,500 pesos a day for 14 days, parang ganyan. Para siyang ano, income benefit, hindi naman. Well, hindi. Hindi ba? Ano lang siya, discount siya dun sa iyong hospital stay. So, kunwari, kumuha ka ng room na 3-5 a day, tapos meron kang 2-5 na benefit. So, mga 1,000 a day lang yung babayaran mo. But of course, maraming iba't ibang klaseng HMO. Iba-iba yung terms and conditions yan. So, you should
consult your agent sa HMO kung ano talaga yung terms and conditions. Exact na exact, benefits na meron sila. Because each HMO company may ibang partner hospitals, baka limited lang si area or nationwide. So, you better ask the agents for the full details. Or ask mo kung anong hospitals yung covered. Because mamaya kukuha ka ng HMO tapos nalaman mo pala na hindi pala covered. Hindi pa siya accredited dun sa malapit sa iyo na hospital. Or ni partner. Kalasan partner kasi sinasabi. Ah. So medyo, di ba, parang hindi naman sayang yung binabayad natin sa HMO. So ang HMO, it's something that you pay every year. No, nire-renew mo siya. And partner siya ng PhilHealth, di ba? And then you can add dependents din. Yes, oo. If you have children, you can sign them up as dependents, and most, if not all, of your benefits, they also your dependents also get them. Yung parents ko actually are dependents on my HMO. Okay. Unfortunately, hanggang 65 years old lang siya. So if you have senior parents, baka hindi na siya covered. But of course, yung PhilHealth natin, covered naman for a lifetime yung mga senior citizens natin, no? But during that time na kinuha ko siya, malaking benefit siya, especially for my parents, na anytime na masama yung pakiramdam nila, they can just go to the doctor and have a consultation. At wala silang iniisip na kailangan bayaran kasi dependent sila dun sa HMO ko. Okay. Pero may bayad ba kapag nag-add ka ng dependent? May additional fee. Okay. May additional yun fee. Lang. Alright. Pero at least covered man sila. Hindi mo na isipin, no? Katulad yung dad ko na diabetic na every 3 months kailangan magpa-consult at magpa-test. And since covered sila, that's easily around 500 to 600 pesos every doctor's visit na natitipid ko. Okay. Yung dinagdag ko lang dun sa plan ko is around 3,000 pesos para That's good. Ma-extend yung parents ko as my dependents sa HMO. So, sulit, di ba? Sulit na siya. Kasi every 3 months naman, pupunta siya sa doctor. Plus, yung peace of mind na sinasabi ko sa nanay ko, sa tatay ko na pag masama yung pakiramdam nyo, kahit na feeling nyo minor lang, pumunta na rin kayo sa doktor kasi wala naman kayong mabayaran. Diba? So, that's HMO. So, paano naman yung health insurance? Okay. Health insurance is actually a policy that you get from an insurance company. So, usually, kinocover dun critical illness. And may tatlong types na yan. Usually, may VUL na health insurance, may term, may whole life. So, it really depends on whom you talk to, depending on anong agent or kanina anong company saan siya tag. Because each insurance company has its own guidelines regarding their health insurance policies. Dito na yung nagpa-factor yung may pre-existing. Because marami kasi nagtatanong sa atin tungkol sa health insurance na may pre-existing na sila. Yun yung kadalasan yung concern kung may pre-existing, kung covered pa ba sila sa health insurance na to. So, yung sagot dyan, depending on the company. But yung primary purpose kasi ng health insurance is to cover for a certain critical illness once it occurs. Regardless kung minor or major, because may certain reimbursement. Yes. Para siyang life insurance, pero this time tackling on your health needs. Yes. So, basically, ang health insurance, it is being offered by life insurance companies. And ang main benefits niyan are health related or related sa ating mga medical concerns, no? Particularly syempre kapag na-diagnose tayo ng mga critical illness, at least meron tayong pera pang gamot, no? Pang gamot, pang hospital, dahil baka maano sila confined sa ICU or hospital bed. So meron minsang rider na hospital income. Usually maximum na 'yon kapag ICU. Tapos mayroong ibang may nakita na akong ibang quotes na may palliative care after the hospitalization, but that's still subject to underwriting, and depende pa rin yan sa insurance company kung ano yung guidelines nila. Yes. So kung i-define natin yung HMO, yan yung mga minor expenses pagdating sa health natin, consultation, diagnostic test, etc. Pero yung dialysis,
I'm not sure kung covered. Pero not all din kasi. Parang hindi siya covered sa HMO, pero ang dialysis covered sa health insurance. I think, I'm not so sure. Di rin ako sure because minsan di ko nakikita sa minor. Pero nakikita ko minsan sa HMO. Ah, okay. Pero depende pa yan sa ano. So, kaya siya company. Madaling ma-confuse eh, no? Kasi may overlap ng mga benefits. But generally, pag mga sobrang magastos na medical issues, health insurance yung kaya mag-cover. One specific example that I can remember is meron na yung mom nung isa kong friend na na-diagnose ng breast cancer. Yung health insurance niya was able to cover some of the chemotherapy sessions, tapos yung hospital stay niya, meron coverage plus meron siyang additional benefits. And of course, all health insurance meron silang death benefit, di ba? So, yes, usually, just in case na knock on wood, may mangyari sa'yo, meron pa rin, covered ka pa rin. May financial assistance na pupunta sa family mo. So, they will not be left with a financial problem. Usually naman, yung health insurance policies natin, it's either life or health, whichever comes first. Yes. So, kaya, it's a good alternative for life kung, yung concern mo health per concern mo in life, but ideally you should have both. So kung nag-iisip kayo kung ano ba yung mas importante, I would say both are important. And if they can afford it, they should get both. Kung isa lang yung kaya mong kunin, ano ba sa tingin mo ang dapat inuuna nila? If the immediate concern is consultations, check up, then I suggest HMO. HMO ang unahin nila. But if you're concerned with yung general health mo, because usually may family genetics na yan involved. Yes, oo. And family history. So kapag yun yung concern mo, lalo na for the long term, then I suggest get a health insurance policy. Yes. Pero sabi din ni Sir Renzi, diba? Yung best health insurance policy naman natin ay yung nag-exercise, yung lifestyle natin. We should take care of our lifestyle. Because if we don't take care of our lifestyle, mas lalong dadating yung mga gusto nating ayaw ng sa buhay. So, at least, yun yung additional buffer. So, kung meron kayong family history na sakit sa puso, may diabetes, or may history of cancer, then getting a health insurance policy would be beneficial for you for the long term. No? But of course, do not forget to get your HMO because we'll never know kung ano yung magiging kailangan natin, ano yung magiging needs natin. Particularly, yung mga accidents, di ba? So, kung ma-aksidente ka, at least meron kang HMO para makapagpagamot ka sa ER. Yes. In the unfortunate incident na ma-disable ka because of your accident, meron kang health insurance who would give you a cash benefit for the disability, di ba? So, they work hand in hand, no? So, sabi na nga natin, huwag sila masyadong magpa-talo sa isa ba, alin doon sa dalawa yung kukunin nila? Always have the abundant mindset na I can afford both. So, how can I afford both? No? So, don't choose. Instead, get both. Tapos, one last, no? Kung may company HMO naman kayo, then I suggest you use it. Para at least, hindi na kayo naghahanap pa, di ba? So, medyo weird yung naghahanap ng HMO, pero meron naman palang company HMO. Yes. I would like to reiterate that, no? If you're employed, you probably have an HMO. And you should go to your HR, ask for the exact benefits of your HMO, and huwag kayong mahihiyang magpa-medical annual exam. May mga kilala ako, ayaw. Kailangan din. Sayang yan. Kasi binayaran mo yun. Alam nyo ba, binayaran yun. Binawas sa sweldo nyo yun. take advantage of it, no? Magpa- dental checkup kayo, magpa-medical checkup kayo, and iwasan natin mag-self-diagnose. May mga kilala akong gano'n na, hindi, makukuha lang sa tubig to. Alam mo yun? Ayun, mahirap yan. Paraseta mo lang to, gagaling na yung sakit ng ulo ko. Yung pala, hindi pala siya sakit ng ulo lang, di ba? Brain tumor na pala. Yun. Labi naman. If you have an HMO,
take full advantage of it kasi in the long run kapag we ignore our symptoms or if we self-diagnose baka mas maging magastos pa dahil mali yung ginagawa mo. Kaya naman tayo mayroong ganito, it's for our peace of mind and also for our financial benefit, no? Para hindi masyadong magastos kasi of course health is wealth. Right. Ayun. I guess that's it. Yes, I guess that's it. And thank you for listening and watching sa episode natin ngayon. If you learn something new, then please give it a thumbs up and then share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. And hit that notification bell for any future videos. Yeah. So, bye-bye and see you next week.